Hi guys, welcome dito sa Resentarong Reading nito. For collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective your energy at this time. Your energy at this time. What we have here. Hope. The world. Meron ka nang na-accomplished. Pero meron kang iniiwasan. You're trying to be vigilant. Yung ganyan. Vigilant. Or may pagka-trickster ka dito. Yung ganyan, no? May pagka-ano ka dito, may pagka deceitful or hindi ka amin or hindi mo inaamin yung feelings mo. Iniiwasan mo yung feelings mo. Yun, no? Iniiwasan mo yung feelings mo, yung totoo mong nararamdaman. There is an ending of a cycle here. And possible, there will be a new beginning. Pwedeng bago na in a new person or magkakaroon ng another cycle sa inyo ng person mo. So, with the Ten of Pentacles, your family here, or merong family dito, blockage, or ayaw pumayag, kaya nagkaroon ng ending. Or else, hiwalay ka sa asawa with the Ten of Pentacles. At yun yung iniiwasan mo. Isipin ang mag-isip sa asawa mo, sa ex-spouse mo, yung ganyan, or ex-partner mo, pwedeng ganyan. With the Five of Cups, ayun, no, meron kang iniiwasan dito eh. Ang madrain yung energy mo. Ayaw mag-isip, ayaw mag-overthink na, ayaw mo ayaw mong sisihin pa yung sarili mo. Ayaw mong malungkot pa. Ayaw mong danasin pa yung pinagdaanan mong kalungkutan. Yung panghinayang, yung ganun. Kaya iniiwasan mo mag-isip ng mag-isip, iniiwasan mo bumalik sa gantong situation na yung nag-iisip ka ng nahihinayang ka sa person. Iniiwasan mo yun. So there's an ending. Let's clarify the Seven of Swords. Tinatakasan mo yung you know, ayaw mag-invest ng time, effort, anything. Ayaw mo mag-invest or mag-iisip din, no? Niiwasan mo makipag-ayos, makipagbati, mag-give ng time para hindi ka na o-overwhelm sa energy ng person mo. Yan. It's your energy. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yan. Cancer, Scorpio, Pisces. Your main energy. Heartbroken. See? Hiwalay. Hiwalay ka. Hiwalay ka sa asawa. Or partner. A relasyon. Or ka-live-in. Anong mga
papasok sa buhay mo. Surprises ng universe sa'yo. King of Pentacles. Itong King of Pentacles ang papasok sa buhay mo. Ang makipagbati sa'yo. Pero, ninenervyos to, kabado. Para bang, influence ng takot yung utak niya, parang ganyan. Pero magte-take ng action to, that's why ito yung papasok sa buhay mo. Kapag ayos, yung King of Pentacles na yan. Why? Bakit siya makipag-ayos sa'yo? This is someone na, ano, Page of Swords and King of Pentacles energy. Hangman. So, na-stuck yung connection yung dalawa. Mali yan yung asawa mo, yung King of Pentacles, dati mong asawa. Masipag yan, hardworking, or else, yeah. Or mali nga, it's a new person. Ito, kung new person to ay, ayaw nito ng gulo. No? May action from this person. Pero kung past person to, ay maybe ito yung asawa mo. No? King of Pentacles na naghiwalay kayo. Or else ay mayroon kayong relasyon. No? Kung wala kang asawa, ay mayroon ka. Ibig sabihin, ibang nakarelasyon mo or yung nakarelasyon mo, pwede ganyan na na-stuck yung connection yung dalawa. And ngayon ay kabado siya. Ninenervyos. Ganun yung feelings niya. Yan. So, let's see kung anong intention niya sa'yo. Bakit siya papasok sa buhay mo? Anong dahilan? Bakit papasok yun sa buhay mo? Feeling left out in the cold kasi naging cold ka nga sa kanya. Dahil lang feeling abandoned siya or maaaring inabandoned siya ng iba sa relasyon niya. Walang tumatanggap sa kanya. Walang nagmamahal sa kanya para mag-isa lang siya alone. Or else ay dumadanas ng crisis sa buhay niya. Pwede financially, pwede. Pero King of Pentacles yun eh. So, ibig sabihin may pera din yan. No? Pera yan. Pwede emotionally. No? Pwede psychologically. No? May pinagdadaanan. Ganyan. Let's clarify this King of Swords kanina energy. Maybe it's your energy time. Your energy King of Swords. It's your energy. Or yan o, malungkot siya, unreplaceable ka sa puso niya, or kung new person to, malungkot to sa buhay, para bang walang saya yung buhay niya, yung ganon. And, with a Four of Swords. May parang nervous nga to. Nagkaroon to ng trauma, guys. Nagkaroon ng takot ma-abandon. Yung ganyan. Sobrang lungkot niya. Mag-isa siya. Pero sa kabila nung parang na-feel or na-ranasan niya yun, na-abandon siya. Pari may ibang person o ikaw din yung nag-abandon dyan. Or, kumbaga, nagkaroon na ng gap sa inyong dalawa na wala na kayong communication, o ganyan. Or, para naging cold ka na din sa kanya, ghosting mo na, or what. Ay, yan yung nagpatibay sa kanya. Yan yung dahilan kung bakit parang naging bitter itong person ito. Yan. Naging bitter, nangunila sa'yo, nangulila sa
nagmamahal sa kanya. Meron siya namimiss. Past person ba to? Knight of Pentacles. This is someone, manifesto or alchemist. Single to ngayon. With the Knight of Pentacles. And the Temperance. It's a new love. New love. Guided by the spirits towards you. Pagdating ng person at sa buhay mo ay magdala ng healing and you will be in a long-term relationship. Ano to, itong person na to? Reliable, hardworking, sipag siya, and walang imposible sa tao. Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Capricorn yung energy yung kanina. And Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces. Kilala ka na ba niya? Yes? Nagme-message to sa'yo. Ah, magme-message yata. Nasa sa ganun ay magkaroon ng new beginning. Rebirth sa inyo dalawa. Ano-ano mo yung tao niya? Ano merong connection kayo? Seven of Wands. Mari naging friend mo to eh. Pero wala na. Hindi pa nagkaroon ng reunion sa inyo dalawa. Or, yung kumbaga, nakarelasyon mo to. Pero, merong mga na-feel na goal, pangarap, merong hindi nangyari na promise, merong mga napako, na pangarap niyo, yung mga ganyan. Maring pinangakuan ka nitong puntahan ka, makasama ka, pero ang nangyari ay naging defensive siya, saktan ka. Dahil nasaktan to, maybe in the past, mga karmic niya, na nakilala niya, yung ganyan, or nakarelasyon niya, na parang binitray siya, tinraido siya. Pero now, itong person na to ay, para bang natanggal na yung sakit, yung pain. It's a lot of things. Anong meron na connection kayo? Ang connection yung dalawa. Karoon ng ending. Sir X or past person na nagkaroon ng ending sa yung dalawa. And maybe it's your dati mo asawa sa iba. Na? Dati mo asawa sa iba. Kung hindi mo dating asawa ay naka-relasyon mo dati or naka-live-in mo dati or else ay yun yung person nito. Pero nakilala mo natin.
sa iba niyo person, guided by the Spirit towards you. Maring doon niya na-experience yung na-abandon siya sa iba, and sa iyo, pagdating sa iyo, ay hindi mo na siya, hindi mo siya i-abandon. Ganun. Hindi mo siya i-ghost you. Maramdaman niya yung pagmamahal. So, sa iyo, anong maramdaman ng taong po? O ikaw yung karelasyon niya. Oh. Comfort. And being loved. See? Yun nga lang, lumayo siya eh. Komportable siya sa'yo, pero lumayo siya. Tumalikod siya. Maring, masyado ko naging caring. Dahilan, bakit lumayo siya? Kahit na, para bang nasa'yo na yung lahat? Mabait ka, attractive, good-looking, so peaceful kang karelasyon. Ganyan kasi guys eh, yung tao eh. Pagka okay yung relationship, ay nagluloko. Ganon. Or karamihan, pagka immature pa. Parang hindi makontento or hindi masaya. Kapag okay yung partner nila, pero pag loko-loko or parang cheater or kaya ay hindi mapagkatiwalaan yung partner nila o yung person nila, ayun, doon na yung love. Diba? Pero, pag sinungaling, doon na yung love. Pero pag totoo, ay parang tinitaken for granted. Diba? Totoo kasi yung energy, the empress, mabuting kalooban mo. Pero, kaya sobrang na-attract ko sa'yo eh. Maliban sa mabait ka, good-looking ka pa. No? Pero lumayo siya. Ano dahilan niyo ba't lumayo siya? Nawala na yung love niya sa'yo. May deceit. Yung sinungaling may deceit to. What's with the, ano dito? Oh my gosh. Pinayuma siguro itong person, guys. Kaya na sa'yo na lahat, pero tingnan mo. Pinayuma to, guys. May deceit. Nawala yung pagmamahal niya sa'yo. Ginayuma to. What's with the shadow side here? Yun ang gayuma sa kanyang Queen of Wands. High priestess po, check. Ginayuma siya, guys. O, para ma-in love, oh. Para sa kanya ma-in love. Ginayuma siya ng Queen of Wands. Ginayuma. May deceit na nangyari. O, nabiktima yung person mo ng gayuma. Ginayuma siya ng iba. Kaya wala yung love niya sa'yo. Lumipat doon siya ng gayuma sa kanya. High priestess yung energy ng Queen of Wands. Kaya sabi nung may nagsabi sa akin yan, na may kwento lang. Pagka may kirelasyon daw, huwag ipagsabi-sabi. Ganyan yung sabi. Yung sabi lang. Kasi, kagoyumahin ng iba. Maring nga, may sabi lang yan sa akin. Na pagka huwag mong ikwento, huwag mong ipaalam sa iba. Yung nga dapat hindi nyo ipaalam sa iba yung relationship nyo. So, pero parang innocent ka dito eh. Innocent ka. Kasi mayroong mga tao na kung anong meron yung iba ay gusto nilang kunin yan. Mahilig sila mong agaw. O kita mo, kahit gumagawa sila ng unfair na bagay, maring may inggit sa'yong gumawa niyan. Or else ay, ano dahilan niyan, Queen of Wands, bakit niya ginayuma yung person? Wala lang. Anong nagustuhan niya sa person mo? Wala lang daw. Gusto niya makapagbalikan, ex niya. Ex ng person mo para sortihin siya. Bumalik yung ex niya sa kanya. Ex niya, ginayuma niya. Para sa kanya may in-love. See?
Alam na. Alam na this. Alam nyo na this. Alam nyo na this. Ex niya or gusto niyang gusto niya lang or gusto niya lang yung person mo. Alam nyo na. Siguro na alaman niya may karelasyon yung ex niya. Ay, bumalik yung interest niya sa ex niya. Lalo ako nakita niya, ay, ang ganda ng bago ng ex ko ah. Ang ganda ng person niya. Bawiin ko nga. Ganun naisip. May pumatol pala sa ex ko na ano, na maganda or guwapo. Ganun. Ganun. Yung dati ay binasura niya kasi tingin niya walang pakinabang na basura. Nung nakipagrelasyon sa yung ex niya. Ayun. Ginayuma niya. Para mapasa kanya ulit. Kasi may pumatol pa daw na maganda or guwapo. Or else ay may pumatol pa daw sa person niya. Sa ex niya. Kasi kung hindi niya ex to, pero ex daw eh. Pero kung hindi niya ex yan, ay ano na gustuhan niya dyan? Gusto niya nang bumalik. Dahil maganda yung posisyon nito, respetado ang tao. Maring wise, spiritual ang klase ng tao. Ganyan. Ginayuma. Kaya nawala yung love niya sa'yo. Nawala yung feelings niya. Yun, sunod-sunod talaga yung baraha. Kita niya naman yun. So, anong feelings ng person na to sa'yo ngayon? Yung person mo na yun. Yung feelings niya sa'yo. Okay. What we have here is the Ace of Pentacles. Ace of Wands. Nandun yung attraction. Yung paghangad niya magkaroon ng rebirth sa inyong dalawa. Ace of Pentacles. Yun nga lang, hindi pa siya ready for a commitment talaga. Ayun yun. Lumalayo siya. Pero nandun yung paghangad niya. Maray nag-heal pa tong person mo. Iwas. Lumayo. Lumayo yan eh. Still, ayan. Parang walang pag-asa kasi, nag-isolate pa to eh. Paano ginayuma? Ano yung utak niya, influensyado? Naging aloof sa'yo? Naging aloof sa yung person. So, let's see. Tuwan-tuwa yung demonita or demonito na may ginawa sa person mo. So, let's see. Ginayuma yung person, guys. So, let's see. Kung ano yung nice yung mangyari ng person mo na to sa inyo. Clarification. Ang gusto niyo mayari sa inyo. Lover's card. A long-term relationship with you. Pero napanghinaan siya ng loob. Maring wala siyang pera or konti yung pera niya. Nututan siya. Or else with a 5 of Wands. Pero kung may trabaho naman yun, tuloy-tuloy yung ikita niya. Or kung meron siya na buhay, of course. Masipag naman yan eh. Kung hindi naman pera yung habol mo eh. Kung pera,
Bira talaga. Ayan, to be with you. Inayun mo siya. Impress yung energy mo tapos pagpalit niya sa Queen of Wands. Kasi nga, ginayun mo siya. Sa'yo na lahat eh. Totoong tao ka pa. Bait ka. Komportable siya sa'yo. Unfair kasi minsan yung mga Queen of Wands para makuha nila yung gusto nila. Magawa sila lang kahit na hindi patas, hindi tama. Ganun yung mayroon. Hindi kagaya ng Empress. Mga fear yun, Empress. Ayan, with the Five of Wands, mabait, abuti yung kalooban ng Empress. Mahabagin pati yung mga Empress. So, yun o. May puso. Compassionate pati. Gusto yung paglaban pa eh. Dahil, maring iniwanan din siya nung isa na yun. Pinagsawaan siya. Maring wala na kayong communication. Kaya umalis na yun. No? Dahil tingin niya, ay wala nang interest yung isang yun. Iwanan ko na ulit to. Wala na nagka-interest sa kanya. Hindi na siya attractive sa paningin ko. Parang ganun yung sabi nung isang person na yan. Kinayuman niya lang yung person mo. Kasi gusto, maring may pagka-competitive yung Queen of Wands niya. May pagka-competitive yun. Na gusto niya ng competition lang. Dahil may nagkagusto na Empress or may nagmahal na Empress sa person niya, sa ex niya or ano. Naghiwalay ba silang dalawa, yung Queen of Wands? What's with this? Hindi. Hindi sila naghiwalay. Baka naging asawa niya na pangayon eh. Pero unfair. May ginagawang unfair yung Queen of Wands na yun. So it's up to you. Bakit siya babalik sa buhay? Bakit siya ano sa buhay? Meron na siya. Kahit na may gayuma siya, hindi siya makatulog oh. Parang binabangungot siya. Why? Why? Ikaw yung gusto niya talaga mapangasawa. Ikaw talaga yung naisip niya. Komportable siya, stable siya. Si kahit may gayuma yung tao kung mahal ka niya at kung sa'yo siya komportable, may isip at may isip ka niya. Kahit pag nagayuma ang isang tao, hindi niya makontrol yan. Yung isip niya, manipulado yan. Pag nagayuma yung isang tao, manipulado. Para bang wala siya sa sariling pag-iisip niya. Kontrolado yung isip niya. Pero pag mahal ka niya, yung puso niya, anong sinasabi ng puso niya sa kanya? Non-stable siya without you. Madaya kasi yung iba. Nadaya sila. Unstable siya without you. Anong sinasabi ng isip niya sa kanya? Nagtatalo yung puso at isip nito eh. Na huwag kumilos, huwag mag-take ng action. Paano manipulado ang utak niya? Yung puso niya gustong kumawala, gustong makita
ka, gusto kang gusto mag-reach out sa iyo, gustong makasama ka, clarify. Still sa influence pa rin to. Yung person mo ng gayuma. Si ilalim pa rin siya ng gayuma, guys. Hindi pa rin siya healed. Sa ilalim pa rin ng gayuma. O may unfair nga eh. May unfair nga. Lalo na kung kasama niya yun. Kung kasama niya yun, araw-araw siguro kayo mag-doon sa kanya. Palagi. Mabaliw yung person mo sa kayo mo. Ay, nakakabaliw yan. Pag yun na yung mga. Parang mabaliw yun. Parang ganyan. Sa pag-ibig na hindi naman totoo. Paano kasi, ano lang yan? Influensyado lang yung utak mo. Isipin mo, hindi ikaw yung may control ng isip mo. Gayumang may kontrol ng isip ng tao, ng person mo. So, ano bang deep feelings ng person mo sa'yo? Kasi doon malalaman totoo yung feelings niya. Gusto niyang bumalik sa'yo. Gusto niyang bumalik talaga sa'yo, pero stuck siya, para may pumipigil sa kanya ng energy. Hindi pwede kasi nga, fianchado siya ng gayumang. Nahayaan na lang mag-end. Nagtatalo yung isip at puso nito eh. Yun lang. So sad, no? Pero may new person to for you. Mahirap pa naman tanggalin mo. Pero, tingnan natin. Kung may new person for you. Pero kung mahal ka talaga niyan, pag nalaman ka niyan. Walang gayuma na makakaano niyan. So, yan. Or, accept mo na lang. Wala talagang paraan. Kasi kung mahal ka niyan siya, yung gagawa ng paraan para matanggal yung gayuma niya. Sa katawan niya. Pero kung gusto niya din, yung magawa mo, kung gusto niya din doon, kung nasarapan din siya sa paggagayuman mo siya. Diba? So, hayaan mo na lang kung gusto niya din naman nandun siya. Sa kanya naman yun eh. Yung nga lang, mahirap kung may mga anak kayo, di ba? Dapat niyan mawala yung nagayuman niya sa person mo. Mawala, mavanish sa mundo. Kasi unfair siya eh. Pasensya na yun guys sa word ko, pero unfair yun eh. Well, I'm direct. Yun yung dapat nababagay sa mga ganong taong vanished. Sa totoo lang. Gumagawa ng unfair sa kapwa nila. Yan. Mabanished. Alam niyo mga vanished. Wala na. Gumagawa ng unfair eh. So yan. Para doon na siya sa impyerno. Diba? Ganyan lang kung direct ako magsalita. So, yan. Pasensya na ako may pagka, ano yung word niya. Pero, yun talaga nababagay sa mga ganun. Gumagawa ng unfair para makuha yung gusto nila. Hindi tama yun. Lalo kung may anak kayo. Diba? Hindi naman sa nangangampi ako mali yun eh. Unfair talaga yung malabas. Unfair talaga yung ginawa. Hindi fair, hindi tama. Dapat mag-vanish yun. And dapat yung binavanish ng gobyerno, yung mga ganyan. Pag ako ng presidente, gusto ko lang unfair. Joke lang. Posible naman maging presidente ako. So, yun guys. Temperance. Ayan. Nakapanggigil guys, lalo kung may anak kayo. Nakapanggigil kung may anak kayo niyan.
asawa mo yan. Okay lang kung wala kayo anak eh. Wala kayo asawa. Kung hindi mo asawa. Paano kung may mga anak pa kayo? Diba? Naginan yan. Nagaw yung person mo. Ginayuma. Buti kung pusang sumama yung person mo sa kanya. Nawalang gayuma. Pero ginayuma. Hindi tama. Hindi tama. Hindi tama, guys. It's unfair. Yes. So, yan. There is, may new person dito. May new person. Maring yung person mo pa rin, no? Pag ma-heal siya. Yeah. Oh? In reverse to. Pag na-heal yung person mo. Kaso paano? Ano advice ng angels dito? Well, yung mga masasama talaga, binabanish talaga yan. Kung basahin sa Biblia, mismong God mismo nababanish. Si Jesus Christ lang maunawain. Tsaka si Mama Mary, masyadong maunawain kahit sa mga masasama. You know? Pero yung si God, yung nakita nyo doon sa kay Moises, di ba? Pagka hindi tumitigil sa kasamaan, kung pagmalala na, di ba? Tingnan nyo naman. Paulanan nyo ng sulfur o kaya ano. Para mawala na. Kasi hindi mo magbabago yung may. See? Well, direct lang akong magsalita, guys. Huwag kayo ma-offend dyan. Kasi mali talaga yung ginawa sa person mo. Mali talaga yung ginawa sa'yo. Unfair. O, gusto nyo ba yung ginagawan kayo ng ganyan? Unfair. See? So, let's see. Kung ano bang advice ng angels, yung guidance ng angels, eh? Iralin mo daw yung love. No? Iralin mo yung love. Maging active ka. Maging energetic ka. Huwag ka mawala ng pag-asa. Mag-ayos ka. At huwag ka maging bitter. Ayan, huwag ka maging bitter. Mag-ayos ka. Magpaganda ka. Magpagwapo ka. Be active. Enjoy your life. Yung ganyan. So, may matulong sa person makalayo, makalaya doon. Eh, tulungan mo. Pwede yun, yung puspuro ba? Wala ang puspuro. Teka, maghanap ako ng puspuro, guys. Ito yung... Kaso lang, dapat yan. Pero person mo ang gagawa niyan. Talagang taos-puso yung gagawin niya. Nung sambitin yung pangalan nung nagayuma sa kanya. Or kahit sa isip niya lang. Pinuputol ko ang koneksyon mo sa akin. Pinuputol ko ang gayuma mo sa akin. Sabay ganyan. No? Kunwari, si Juan. Juan, pinuputol ko ang koneksyon mo sa akin. Pinuputol ko ang gayuma ang ginawa mo sa akin. Sabay ganyan. Madali lang. Madali lang. Ano lang yun? Guys, nagsasabi siya na gagayuma ko, hindi. Oh. Kasi ituturo ko ba yan kung gumagawa ko ng gayuma. Yun. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button na so ganoon ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni upload ko. At pag-like naman, pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.